Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng panibagong insidente ng pag-collapse ng lava front at mas mahabang pyroclastic flows ng Bulkang Mayon ngayong Lunes, July 3. Ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon ng very slow effusion of lava mula sa summit crater ng Mayon at umabot din sa 2.7 kilometers ang pagdaloy ng lava. Tumaas din ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan na umabot ng 960 tons na mas mataas sa nakalipas na araw. Patuloy na umiiral ang Alert Level 3 sa paligid ng bulkan. Nagpakitang gilas ang Philippine Air Force o PAF sa pamamagitan ng isang live fire demonstration gamit ang kanilang high explosive at missile system capabilities. Ginawa ito kasabay ng 76th anniversary ng hukbong himpapawid ng bansa sa Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Capas, Tarlac na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinampok din sa okasyon ang Fast Rope Insertion and Extraction System at ang 76th Formation Fly ng Trainer Aircraft T-41 at SF-260. Formal nang naghain muli ng petisyon para magtaas ng pasahe ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3. Mula sa kasalukuyang 11 pesos na boarding fare, nais ng MRT operation na itaas ito sa 13 pesos and 29 centavos o pagtaas ng 2 pesos and 29 centavos. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railways, Cesar Chavez, hindi nagtaas ng pasahe ang MRT sa nakalipas na 8 taon. Dagdag pa ni Chavez na mahigit 7 milyong piso ang nalulugi sa MRT dahil malaking porsyento ng sinisingil sa mga pasahero ay binabalikat ng gobyerno sa pamamagitan ng subsidy. Ipinaliwanag naman ni Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT 3 Officer in Charge, Georgette Aquino, ang dagdag singil ay gagamitin upang mapabuti pa ang kanilang serbisyo sa publiko. Nagkakaroon ng reinforcement ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA dahil sa patuloy na paghina ng puwersa nito sa mga kanayunan. Sinabi ito ni Major General Marion Sison, Commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sa turnover ng command ceremony ng 47th Infantry Battalion sa Barangay Old Namangka, Mabinay, Negros Oriental. Tiniyak naman ni Sison na hindi lulubayan ang kampanya upang durugin ang kilosang komunista at ang paghahasik nito ng karahasan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.